Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Konting tiis lang po at may problema tayo sa internet. Tayo po ay nasa panalangin at kisimula tayo sa salita ng Panginoon. Lahat ng tao kailangang manalangin. Alam natin, ito'y nasa dugo na ng tao. Likas na ito sa tao na kapag siya'y nalalagay sa mga panganib, panalangin kaagad ang ginagawa. Kaya minsan, ang panalangin po ay nagiging opyo ng problema. Pampahupa ng mga alalahanin, pampahupa ng mga kawalang pag-asa. Kaya lahat po ay talagang tumatawag sa Panginoon. Ngunit lahat ba ay sinasagot ng Diyos? Lahat ba ng panalangin sinasagot ng Diyos? Ang sabi po sa Isaiah 59 verse 2, ngunit pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. Mayroon pong panalangin na hindi po dinidinig ng Diyos, dahil mayroon pong dahilan, mayroong kasalanan. At ang sabi sa John 9:31, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Mayroon pong problema, lahat ng tao ay makasalanan. Subalit kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinakikinggan. Meron pong kondisyon, sino man ang sabi sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban ay kanyang pinakikinggan. So may kita natin, paano tayo manalangin na mayroon tayong katiyakan na tayo papakinggan ng Panginoon? Dumako tayo sa salita ng Panginoon at ito'y makikita natin sa 2 Chronicles, sa Lumantipan, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ito po ay talatang grabe na po ang mga mensaheng nakukuha rito. Ngunit tignan natin muli, ano ba ang tinuturo nito sa atin upang tayo magkaroon ng katiyakan ng ating panalangin. Ganito ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at papagagalingin ang kanilang mga lupain. Na sinasabi dito, mayroon pong katiyakan ang panalangin, subalit mayroong kondisyon. Na bago tayo dumako doon sa mga kondisyones ng panalangin, alamin mo natin ang likuran ng kasaysayang ito. Sa kabanatang chapter 7, mga kapatid, ipinatayo na ni Solomon ang templo ng Diyos na hinangad din ng kanyang amang si David, ngunit hindi pinayagan ng Panginoon na si David ang magtayo nito kundi yung kanyang susunod na anak. At ipinatayo nga ni Solomon. At pagkatapos siya'y nanalangin, at humiling siya sa Diyos na sana ang Diyos ay manirahan sa templong ito upang sila'y dinggin. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Solomon upang pagpalain ang templong kanyang ipinatayo. At nangako ang Diyos na siya'y makikipagtagpo sa kanya at sa kanila, lahat ng isang bayan, sa mga tao kapag sila'y nananalangin sa lugar na ito. Sapagkat, sasarhan ng Diyos ang langit upang hindi magpaulan at hindi magpainit nang sa ganun hindi po makapagsaka ang mga bayang Israel. At kung sila man magsaka, ay magpapadala siya ng mga balang upang puksain ang kanilang pananim. Sa anong dahilan? Sa kasalanan. Hindi po nagkataon ang mga pagdurusa ng bayang Israel sa kanila pong kasalanan. Ganon din po sa ating panahon ngayon. Hindi po nagkataon ang pandemic na ito, buong daigdig ay dumadanas po ng pandemya dahil alam natin mayroong kasalanan. Ngunit kung mananalangin ang tao, ay mayroong tiyak na kasagutan. Kaya ito'y kondisyon ng Diyos sa kanyang bayan upang sila'y pakinggan. At ano ang mga kondisyon na ito na ibinigay ng Panginoon? Dito po sa talatang ito, mayroon pong limang kondisyon. Unang kondisyon upang pakinggan at tinggin ng Diyos ang kanilang panalangin. Una, kung tamang tao ang nananalangin. Kung tamang tao ang nananalangin. Ikalawa, kung tamang halaga ang pananalangin.
Ikatlo, kung tamang punto ang pananalangin. Ikaapat, kung tamang tindig ang pananalangin. At panglima, kung tamang kapangyarihan ang pananalangin. Limang kondisyon po, mga kapatid. Ito'y hindi naman mahirap tanggapin at unawain. Una, alalahan natin, may katiyakan ng panalangin kung tama ang taong nananalangin. Basahin natin ang ating talata. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ang sabi po dyan, kung kanyang bayan ang tatawag, hindi po sinabing lahat ng tao na tatawag sa kanya ay kanyang pakikinggan. Sa lumang tipan, ang tao po ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Ang Israel ay pinili ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa mayroong nakitang katangian ang bayang Israel, kundi batay sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po sa damdamin, kundi sa kanyang kalooban at desisyon na kung iibigin niya ito, iibigin niya. Yun po ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi pagkakapili sa kanila. Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8. Kayo inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Hindi po, wala pong kondisyon, kundi ang sabi sa verse 8, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon. Inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Faraon na hari sa Ehipto. Sa makatwid, ang bayan ng Diyos na kanyang pinili, hindi dahil sila'y magaling, kundi dahil sa kanyang sariling pag-ibig, sila yung mga inaasahan ng Diyos na tatawag sa Kanya na may tiyak na kasagutan. Now, sa ating panahon, sa bagong tipan, ang bayan ng Diyos ay ang mga mananampalataya. Mga mananampalatayang totoo. Sapagkat yung totoong mananampalataya ay pinili din at inibig ng Diyos, at kailan niya pinili at inibig? Basahin natin Efeso 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago pa itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Mga kapatid, ang pagkakapili niya sa atin sa ating panahon ngayon ay hindi rin nababatay kung anong katangian natin, sapagkat ipinili tayo ng Diyos, wala pang sanlibutan, wala pang mundo, wala pang mga dahilan para tayo ay piliin ng Diyos. At yung mga pinili ng Panginoon bago palikay ng mundo, pagdating ng panahon, sila po yung tatanggap kay Jesucristo at sasampalataya. At dahil sila ay sasampalataya, ano po mangyayari? Ang sabi sa John 1:12. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, anong mangyayari? Ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Sa mga katwid, kung mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus, sila yung bayan ng Diyos. Sila yung bayan ng Diyos. At tingnan nyo, kung sila po'y anak ng Diyos, itong mga mananampalataya, et siguradong sila po ay mayroong kapangyarihan at mayroong autoridad at may karapatan tumawag sa Diyos na Ama. Tingnan nyo ang sabi sa Galacia 4:6. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ni Kristo o ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso po upang tayo'y sumigaw ng Aba, Ama. Yung Aba po, mga kapatid, ang ibig sabihin, karapatan ng isang totoong anak sa Kanyang Ama. Aba, Father. Now, isa lang po ang bugtong na anak at yan ay si Jesucristo. Ngunit ang mga sumasampalataya kay Kristo ay naging anak, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngunit kailangan silang magkaroon ng karapatan ding tumawag sa Diyos ng Ama, kaya isinugo ang Espiritu ni Kristo sa puso upang tayo po ay makatawag sa Kanya. Sa makatwid, yung bayan po ng Diyos sa lumang tipaan, ang Israel, ang bayan ng Diyos sa bagong tipan ay ang mga totoong Kristiyano. At dahil mga anak sa pag-ibig ng Diyos, ang mga mananampalataya,
may karapatang tumawag sa Diyos na Ama sa panalangin. Kaya nga mga kapatid, bilang mga totoong Kristiyano, gamitin natin ang karapatang ito para sa ating bansa. Malaki po ang pananagutan natin bilang mga tao ng Diyos, bayan ng Diyos, sa kalagayan po ng ating bansa. Ang ating bansa ay nagdurusa, naghihirap dahil po sa coronavirus. At sinong hinihintay ng Diyos na mananalangin? Ang sabi po sa ating teksto, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, tayo yung inaasahan ng Diyos. Huwag tayong maging makasarili. Kadalasan, ang sarili lang natin ang ating ipinapanalangin. Pero ang sabi rito, may kaugnayan po sa bayan, sa buong daigdig ang ating pong pagiging anak ng Diyos. Kaya nga po, mayroon pong katiyakan ng kasagutan ng ating panalangin kung tamang tao ang mananalangin. At tayo po bilang Kristiyano, tayo po yung tamang tao. Hindi po lahat ng tao, sapagkat hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ikalawa, ang sabi po sa ating teksto, patuloy natin, at kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin. Ikalawa po, may katiyakan ng ating panalangin kung tama ang halaga ng ating pananalangin. Paano po naging mahalaga ang ating panalangin kung tayo po'y maging mapagpakumbaba sa ating panalangin? So, yung halaga po ng panalangin ay yung pagpapakababa ng isang anak ng Diyos. Hindi sa dami ng sinasalita, hindi sa ganda ng mga salita, mga himig ng pangungusap. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutuwa doon sa maraming mga salita, maraming panalangin, mga mabulaklak na panalangin. Ang sabi ng Panginoon mismo Jesucristo sa Mateo 6:7, at sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakinggan dahil sa marami nilang salita. Hindi po yan ang batayan ng halaga ng pananampalataya. Ang halaga ay yung tayo'y mapagpakumbaba. Ibig sabihin, dapat katapatan ng ating puso. Puso po ang tinitignan ng Diyos, hindi po yung panlabas nating anyo, hindi panlabas nating pananalita. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, nung piliin ng Diyos ang susunod na hari, itong si Propeta Samuel, nadala siya sa kagandahan, sa kakisigan at katayuan ng mga taong kapatid ni Samuel, ayon ni kapatid ni David. Pero ang sabi ng Diyos, ang sabi sa chapter 16 verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon sa naggaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya sa ating pong panalangin, dapat po mula sa ating puso may pagpapakumbaba. Sapagkat kung wala pong pagpapakumbaba, hindi po epektibo ang ating panalangin. Isa atin po ngayon ay bilang Kristiyano, nagkakamali tayo, puna tayo ng puna sa ating gobyerno, sa social media, sa ating gobyerno. Wala tayong ginagawa kundi nagagalit sa ating kapwa, namimintas. Eh, kayabangan po yun. Katunayan, ipinagmamalaki pa natin ang ating pagiging Kristiyano, pero mapagmataas tayo sa ating panalangin. Pagpapakumbaba ang kailangan upang mataas ang Diyos. Sapagkat kung tayo po ang nagmamataas, hindi po natutuwa ang Diyos. Sapagkat natatakpan ang Diyos. Kaya tingnan nyo ang sabi sa Lucas 18:11-14. Alin ang may halagang panalangin na tinatanggap ng Panginoon dito? Ang sabi po rito, ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sariling ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga ngalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito.
Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningil ng buwis, isang makasalanan, nakatayo sa malayo, ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Bakit po? Hiyang-hiya siya, babang-baba siya, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, maahabag ka sa akin na isang makasalanan. Alin sa dalawang ito ang pinakinggan ng Panginoon? Ang sabi sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tinataas. Wala pong silbi, wala pong halaga ang ating panalangin kung hindi po mula sa puso na binago ng Diyos na may pagpapakumbaba. Kundi dapat mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon sapagkat yun ang kondisyon. Ikatlo, may katiyakan ang ating panalangin kung tama ang punto ng panalangin. Basahin natin muli ang ating teksto. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako. Yung pong sinabing at hanapin ako. Ano bang punto ng ating pananalangin? Dapat ang Diyos ang punto natin. Yun ang dapat nating hanapin. Hanapin natin ang mukha ng Diyos sa ating panalangin. Proverbs chapter 8 verse 17, ganito po, iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Yun sinabi ng Diyos. Hindi po tayo maghahanap ng papuri ng tao sa ating pananalangin, hindi tayo hahanap ng approval ng tao sa panalangin, kundi hanapin natin, isa lang ang punto ng ating panalangin, hanapin natin ang mukha ng Diyos. Sa Hebreo po, ang mukha may dalawang kahulugan. Una, yung talagang mukha ng Diyos ang hinahanapan. Pero yung mukha po niyan, ang ibig sabihin ay presensya ng Diyos. Hanapin natin ang presensya ng Diyos sapagkat may pangako, yung mga umiibig sa Kanya at hinahanap siya, ang siya nakakatagpo. Binsan sa ating mga panalangin, mali ang ating hinahanap. Hinahanap natin na tayo'y hangaan ng mga tao, tayo magpakita lamang sa pastor o makita lamang na tayo nananalangin, paghanga ng tao yan. Minsan ang hinahanap din natin, hindi yung mukha ng Diyos sa ating panalangin, kundi yung pakinabang natin sa gobyerno, yung SAP o yung ayuda. Pray tayo ng pray ng ayuda, pero tayo naman ay namumuna sa ating gobyerno, hindi natin hinahanap mismo ang presensya ng Diyos. Ang punto po ng pananalangin ay hanapin lamang ang Diyos. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang karian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun po yung utos ng Panginoon sa panalangin. Hanapin natin ang Diyos, ang kanyang karian. Ang Diyos ang siyang maging laman ng ating puso, maging laman ng ating isip sa ating pananalangin. Diyos ang pangunahing layunin ng tao sa panalangin. Tatama po tayo, pakinggan po ng Panginoon, una, kung ang ating panalangin ay tamang taong nananalangin, kung ang ating panalangin ay tamang halaga ng ating pananalangin, at ikatlo, kung tama ang punto ng ating pananalangin. Pang-apat po, may katiyakan ng panalangin natin kung tama ang tindig sa ating pananalangin. Basahin natin muli ang ating teksto. At kung ang aking bayan sa tumatawag sa akin ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako, ano susunod? At tumalikod sa kanilang masamang lakad. Yun po yung tamang tindig sa ating pananalangin sa harapan ng Diyos. Tumalikod sa masasamang lakad. Marami po sa ating panahon tumitingin sa posisyon ng tao paanong manalangin. Kailangan daw nakadapa, kailangan nakataas ang kamay. Pero kung nakadapa ka nga ng pormang pagpapakumbaba at nakataas ka ng kamay ayon sa utos po sa 1 Timothy chapter 2 chapter 2,
Eh kung puno naman ng kasamaan ang puso, tama bang tindig yan sa harapan ng Diyos? Pero dito sinasabi, dapat tamang tindig o posisyon ang ating puso. Iyon ay pagtalikod sa mga masasamang gawa. Yun po yung tamang hinahanap ng Diyos. Kahit anong posisyon mo sa panalangin, hindi mahalaga, kundi ang mahalaga kung anong posisyon ng iyong puso. Kaya po, maraming panalangin na hindi po sinasagot ng Diyos dahil una, hindi tamang tao ang nananalangin. Hindi po halaga, tamang halaga ang pananalangin. Hindi tamang punto ang panalangin at hindi tamang tindig ang pananalangin. Katapusan po, panghuli, katiyakan sa panalangin kung tama ang kapangyarihan sa panalangin. Ano pong kapangyarihan? Basahin natin muli ang ating teksto, paulit-ulit. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking panalangin ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang kasamaang lakad, ano po yung kapangyarihan? Akin silang papakinggan mula sa langit. Akin silang patatawarin sa kanilang kasalanan. Akin silang pagagalingin sa kanilang lupain. Yan po yung kapangyarihan. Hindi po ang panalangin ang may kapangyarihan gaya ng sinasabi at tinuturo ng maraming mga ngaral. Na ang panalangin ay may kapangyarihan para pakilusin ang kamay ng Diyos. Hindi po. Wala pong kwentang panalangin kung hindi tamang taong nananalangin, kundi hindi tamang puso, hindi tamang timbang, hindi tamang tindig ang nananalangin. Itong paniniwala ng marami. Itong paniniwala ng marami na kung tama ang posisyon mo, tama ang kapangyarihan mo sa pananalangin, mga kapatid, ay diringgig ka ng Diyos. Kaya maraming seminars ang ginagawa. Kung paano manalangin, paanong ayos, kadalasan pa gumagamit pa sila ng mga speaking in tongues sapagkat yun daw ay makapangyarihan. Well, ang kapangyarihan po ng panalangin kung ang Diyos sasagot sa iyo. Sapagkat kung sasagot siya, ang sabi, pakikinggan niya mula sa langit, patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Wala pong silbi. Katulad ng ating binasa kanina sa Luke chapter 18 verse 12, verse 11 to 12, mahusay at maraming pananalita ang Pariseo. Bagamat masarap sa pandinig ang kanyang mga panalangin sa tainga ng mga tao, pero kanyang panalangin ay hindi sa Diyos, kundi sa kanyang sarili. Ang panalangin ng isang taong nagpakumbaba, umamin ng kanyang kasalanan, humingi ng kahabagan, ang siyang kinalulugdan ng Panginoon na pinakinggan. Sabi po sa Lucas 18:13, sino po yun? Maniningil ng buwis. Ano pong panalangin ng maniningil ng buwis? Balikan natin, verse 13, Luke 18:13. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ayaw tumingin. Bakit po? May kababaan. Nagpapakumbaba siya sa harapan ng Diyos. Ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, pagpapakumbaba, na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan, umamin ang kanyang kasalanan. At anong sabi sa verse 14? Kinalugdan siya ng Panginoon. So ang kapangyarihan ng panalangin ay nasa kasagutan ng Diyos kung tama po ang ating dalangin. Balikan natin. May kapiyakan ng ating panalangin kung tama ang taong nananalangin, kung tama ang halaga ng ating panalangin, kung tama ang punto ng panalangin, at kung tama ang tindig ng pananalangin. Ang Diyos po, yung kanyang kapangyarihang magpatawad, makinig at magpagaling ng ating lupain, buong daigdig. Yung po yung kapangyarihan, hindi po doon sa panalangin, kundi ang Diyos ang makapangyarihan sa ating panalangin na kanyang inaprubahan.
nasa pagdinig ng Diyos, nasa pagpapatawad ng Diyos, at nasa pagpapagaling ng Diyos sa ating karamdaman virus, coronavirus. Kaya nga mga kapatid, kung nasa iyo ang mga katangiang ito, may katiyakan ka sa iyong panalangin. May katiyakan tayo sa ating panalangin. Kaya ang tanong ko sa kauli-ulian, ikaw ba ay may karapatan bilang anak ng Diyos? Kabilang ka ba sa bayan ng Diyos? Na sumampalataya at tumanggap kay Kristo at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at binigyan ng Espiritu ni Kristo sa ating puso upang tayo makatawag ng Abba, mayroon tayong rights na tumawag sa Diyos para tayo dinggin. Ikaw ba'y mapagpakumbaba sa puso? Ikaw ba'y may tamang hangarin na hanapin ang Diyos lamang? At ikaw ba'y may tamang tindig tumatalikod sa kasamaan? Kung gayon, tatanggapin natin ang kapangyarihan ng ating panalangin, walang iba kundi ang pagsagot ng Diyos sa ating dalangin. Nawa nga po, tumama ang ating panalangin at hindi po magtiwala sa sarili. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, nawa nga po, maunawaan namin ito ng lahat po ng mga Kristiyano. Na huwag po namin gawing opyo ang pananalangin dahil lang kami balisa, may problema, nawawala ng pag-asa o natatakot. Kahit gagawin na lamang ang panalangin, tumawag sa inyo, pero hindi po tama. Dapat po tama ang aming puso, tama ang aming hinahanap, tama ang aming tindig upang ito'y tugunin ng Panginoon at mangyari ang kapangyarihan na siya po, ang Panginoon ay makikinig, magpapatawad at magpapagaling sa aming po mga problema. O Panginoon, tulungan niyo kami bilang inyong mga tao. Kami po ang inyo pong hinahanap na manalangin para po sa aming daigdig, sa aming bayan na nagdurusa ng karamdamang virus. Nawa Panginoon, magkaisa kami. Magkahiwa-hiwalay mo kami sa aming mga tahanan, ngunit magkaisa kami ng layunin na ipanalangin ang aming bansa. Sapagkat alam namin kayo'y dumidinig sa panalangin ng inyong bayan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.